everyone. Ma-unbox lang ko sa buong kay nag abot ang box, ang LBC from my brother Van. Need ko na siya i-open kaagad because halaman ito, plants ikaw na sa loob. So mga days na siya na nakalagay sa loob ng box. So kailangan i-open ko na. So ito na ha. Actually may aalis ako dahil mag pay ako ng mga bills. But tamang-tama na dumating ito. So i-unbox ko na lang siya para naman makahinga. Makahinga yung halaman sa loob. Umuwi siya kasi ng Manila mga days lang from Quezon province. Doon siya muna ngayon kasama yung kanyang wife. Almost tapos na yung kanyang rest house doon. So siya yung hands-on na gumagawa ng kanyang landscape. So ito nawili sa mga plants nung last Sunday ba ata dumating sila ng Manila. Bumili siya ng mga halaman and mga pots. So ito, sabi niya, papadalan daw niya ako. Galing pa to ng Quezon. Then, pina-LBC niya pagdating sa Manila. So ito yung laman. Tingnan niyo to, guys. Ay, naku. Tingnan niyo kung anong laman. Tingnan natin. Kasi actually, pinipicturan niya lang. Ay, parang kinakabahan ako. Baka masayang. Ay, oo. Ito yung mga buto-buto, mga seeds ng bulaklak. Kasi mahilig yun sa bulaklak. So, ang mayroon siyang ginagawa doon na side, may part doon ng kanyang landscape na puro naman bulaklak. So, ito pinadalhan niya ako. And, I thank you dahil buhay. Actually, wala naman, hindi naman to dapat na hindi naman siya ganun ka-sela, no? Ito. Yung cactus. Ano naman sila, eh, diba? Matibay-tibay naman ito. Ito, sabi niya, bibigyan doon niya ako. Kaya ito, tingnan niyo to, guys. Ang binigay niya sa akin. So, buhay na buhay, ano? Nakayoko ako dahil yung ulo ko na puputol dyan sa camera. Thank you. So, kukunan ko ito ng picture para i-send sa kanya na hindi siya dapat mag-worry dahil buhay na buhay yung kanyang pinadala sa aking cactus. Okay na. So, sa brother namin, si Van, ito pa pala, meron pa siyang mga seeds ng mga bulaklak. Hindi ko alam kung anong bulaklak ito. So, thank you sa pinadala mo. Actually, meron sa next, babalik sila ng Manila next, kailan ba? 20 ata. Bibilhan daw niya ako ng mga plastic pots doon and ipapadala niya rito. So, thank you so much, guys. Sa next video ulit. Siguro dudugtungan ko na lang ito. Ano pa rin, about plants pa rin ang idagdag natin dito na video. Mga dahon, wala sa kwan. Ara, guys, so may dako na di nga nga puno sa amon, babaw sa guwa sa lanay. So ang dahon niya nagalupad pa kadto diri. Ang kaginas ang aga nag-ulan diri sa amon, mga siguro malakas lang ng konti sa ambon. So nag-trim ako ng mayana ko. Tinigilan ko kasi medyo lumakas yung ulan. Ayan, kasi ito naputulan ko na kanina. Medyo umaba na, tumaas na, and sa baba parang kalbo.
Kaya pinutulang ko, nag-cut ako, nilagay ko rito sa baba. Ito rin, oh. Tapos ito. So, ito na tinanim ko na kanina. Ngayon, ang gagawin ko rito, ikakat ko rin ito para itanim ko rin. Tinigilan ko kanina magputol kasi medyo lumakas yung ulan ng umaga. Sandali lang naman ito mabuhay ang mayana. Actually, binasa ko na ito ng konti kanina. And ito rin, oh, ito rin ang gagawin natin dito sa kabila. Para, kunyari, last tingnan. Sa Ilonggo, blado, parang ato kadabong, balalang taon. So, may-ari ko din yung kapagin na. Kinuha ko naman isa sa garden. Ang color, bulas ang ilang adahon. Dito, compare mo dun sa garden ko na mayana, iba. Iba yung kulay yung nandito sa lanay. Iba rin yung nandun sa garden. Kasi dito, yung araw dito, sa morning, doon nakaharap sa... Ayan, sa doon sa bintana namin. Kasi from doon, kasi morning sun yung bahay niya. Doon yung araw. Then sa hapon, iikot naman yung araw dito sa likod ng bahay. Kaya yung araw, makakatikim sila ng araw, mga sa tanghali na dito. Unlike doon sa garden, full sun yung mayana doon kasi open. Kaya iba yung kulay, yung kahit pareho sila variety, pero yung nandun sa garden, iba yung kulay ng mayana. Dito naman sa lanay, iba rin. Rico. Say hi, oh. Yung aking doggy, nagkasakit siya nung last Friday lang. Akala namin mawawala na siya. Dinala namin sa doktor. Nagkaroon siya ng acid. Inacid siya, hindi siya kumakain. Imagine, from Friday night, kumain siya, Tuesday. Tuesday afternoon, kumain siya, binigyan ko siya ng dalawang bite ng bread, kumain siya. Tapos ko tuwang-tuwa ako. Alam niyo ba nung ginagawa niya sa ilalim na siya ng sasakyan? Tapos hindi kumakain, pero nakikita namin siya, nakikita ko siya. Pumunta dun sa labahan namin, umiinom sa gripo. Kaya sabi ko, at least kahit papano, umiinom siya ng water. Binila namin siya ng powder hydride. Then, yung dinala namin sa doktor, mayroon siyang 1 week na injection, antibiotic, and yung kanyang ascorbic acid, and cefalexin, kasi mayroon siyang sipon. And kaya lang ang hirap namin painumin ng gamot. Nung una, siguro mga 3 beses kami nagpainom sa kanya ng anak ko. Sinusubo namin dito sa gilid yung gamot niya, okay pa yun. Parang okay lang sa kanya, pero nung Tuesday morning, parang nagagalit na siya. Tapos bumalik pa uli ako sa doktor. Then sabi ko, Dok, hindi na kumakain. Then sabi ng doktor, kailangan daw tiyagaan namin na pakainin ng binila ko ng Cerelax. Then yun ang sabi ng doktor, and Yakult, tinunaw. And pero nung hapon na parang nagagalit na siya. Yun pala, siguro sinasabi niya na hayaan niyo lang ako dahil kakain ako ng kusa. Yun, nag-start na ng Tuesday afternoon. Then, ng gabi, parang humihingi na siya ng tinapa, yung bread. Then, nakikita namin siya na maya na siya uminom ng water.
Then tumatahol na siya kasama ng nanay niya dito sa ano sa grahe. Pag may nakikita siyang mga aso na dumadaan sa labas ng gate, tinatahol na niya. Sabi ko, ay, salamat, parang good sign. So, ayan, ang laki-laki. 20 kilos. Aspin lang yan. Akala nga ni Doc, yung aming vet, akala daw niya, ano yan, Labrador. Sabihin namin hindi. Kasi laki-laki niya, bigat. So, anyway, balik tayo rito sa halaman ko. Ito, kaya puputulin ko sila dahil ano eh, para madla siya tingnan. Katulad yan ang sinasabi ko, iba ang kulay ng nandun sa garden, pero same lang sila variety. Ito yung kulay na nandun sa garden, parang dark masyado na pagka violet, kung sino yung mayroon na ganitong variety ng mayana. Ang kulay niya, ang original niya talaga. Parang ang itim-itim na pagka-violet niya. Tapos ito, ang lumalabas dito sa ngayon, parang may pagka-brown. Parang nagba-brown siya. Dahil siguro, yung araw na nakukuha nila, ano lang, sa hapon lang, sa tanghali, then siguro mga 2 to 3 hours lang. Unlike dun sa garden, full sun. Naka-full sun yung nandun. Ngayon lang ako, guys, actually, ngayon lang ako nag-interest na mag-tanim ng mayana. Mayroon ako nito sa garden. Binili ko. Tapos, parang nilagay ko lang sa isang tabi. O sinahayaan ko lang. And ito lately, parang nagkaroon ako ng interest maglaga ng mayana. Dahil nga nakikita ko sa YouTube, ang gaganda pag naglash na, di ba? Ang kapal-kapal ng ano ng dahon. And sabi ko, yung una kasi, di ba, hindi natin alam kung paano mag-alaga ng ano ng mayana. Pag tumatagal, di ba, pumapangit sila. Yun pala, kailangan natin tanggalin yung bulaklak, kailangan natin i-maintain yung pag gusto na natin yung height niya. Pag okay na sa atin, dapat susundin na natin tanggal yung kanyang pinakatalbos para ma-maintain yung kanyang yung kanilang height ayon sa gusto natin. So, kaya natuto ako and nagkaroon ako ng interest na mag-alaga nito. And konti pa lang yung variety na nang mayroon ako. Pag yung nakikita ko na medyo tight ko yung kanyang color ng dahon, yun, minsan humihingi ako. And mayroon siguro mga apat na beses ako bumili. Mura lang dito yung ano, yung mayana sa palengke. Isang ano na ha, isang puno na. Mga 50 pesos lang. Minsan nga, 30 lang eh. Yung nabili ko, dalawa, 30 pesos lang. Hindi pa dito na, hindi ko lang alam, pero wala pa akong na-encounter na mayana na naghahalaga rito ng 100 pesos. Yung iba nga, binibigay na lang eh. Sa online, nakikita po nga, yung cuttings nila ng mayana, 25 to 30 pesos. Dito sa Bacolod, guys, mura ang halaman dito. Pag nagbenta ka ng cuttings dito na 25 to 30 pesos, hindi ko alam kung meron bibili sa'yo. Kasi dito yung price na 30 pesos and up to 50 pesos, isang puno na yun. Parang 50 pesos, isang puno na isang ganito na talaga. Actually, makunti pa nga ito eh. Ito, binili ko rin ito. Itong variety na ito, binili ko ito. Yung nandun sa garden, mas yung shade niya na kulay pula, maroon, mas darker. Po ano siya, last yung kanyang pagtubo.
sunod na araw, ano na yan? Nakatayo na yan sila. Sunod na naman na araw, ilapit natin. Ito, ditong side, mga collection ito ng anglonima. Pero hindi sila mga ordinary anglonima lang. Tanggalan natin yung, ano, yung mga laya-laya na dahon. Itong variety ng aking mayana, guys, medyo tumataas na siya and medyo kalbo yung sa baba. So ang gagawin ko rito, doon ako kukuha ng ay lalagay ko rito doon sa garden. Doon ako kukuha para idagdag dito. So ito yung pinutol ko kanina. Maglalagay ako siguro dito ng mayana, konti lang. Kasi maliit lang itong space sa lanay. Ayoko rin naman na mapuno rito. Nawala na akong madaanan. Ayan. Ito yung ordinary lang to, guys, yung aking anglonima. And gusto ko lang i-share, no? Before kasi yung aking anglonima, kalat sila. Meron doon sa bintana. Meron din dito sa kabilang side. Basta hiwa-hiwalay sila. So, ang ginawa ko, guys, ito tayo sa taas. Ang ginawa ko, guys, inipon ko sila, inisa ko sila lahat. And, nakakatulog pala, ano, pag yung i-group mo sila, isang family sila ng halaman. Kaya, lalo silang ano ba ang tawag nito? Parang nakikita ko na happy sila pag sama-sama sila. Nakakatulong sa kanila. Lahat ng anglonima, lahat ng aking black velvet, lahat ng aking mayanas, sama-sama sila. Ito, oh, may bulaklak na siya. So, ang gagawin ko rito, tatanggalin ko para yung kanyang, ano, yung kanyang nutrients instead na pupunta sa bulaklak, pupunta dito sa kanyang mga dahon. Anyway, itong bulaklak, kung tanggalin natin, guys, hindi naman nakakawalan sa puno nila. Ibig sabihin, okay lang kahit na tanggalin natin yung bulaklak para yung kanyang nutrients ma-focus na lang dito sa dahon. Ayan, dyan natin lagay. Tanggal-tanggal tayo rito ng dahon. Ang halaman ko rito, o may isa akong nilalagay rito, napansin ko nung isang araw na matay. Tanggalin natin yung mga laya-laya. Kahapon, yun nga, unbox ako sa pinadala ng brother ko na cactus. Ito naman siya, guys, yung aking philodendron lemon. Lemon to, di ba? Binasag rin to ni Rico at saka ng nanay niya yung pot. Kaya nilagay ko muna rito. For the meantime, naglagay ako rito sa water. At yung iba nito, tinanim ko dun sa garden. Kaya yung ito, mga ilang puno sila, siguro 5. Ilagay ko muna rito sa water. So, nag-a-adjust pa sila. Ayan. Nilalagay ko to sa loob ng bahay. Kaya maraming dahon dito ng bamboo, dahil dito sa bamboo ko. Pero okay lang kasi malamig naman.
sa umaga, pag nag-coffee-coffee ako, tinatanggalan ko ito ng mga laya na dahon. Yung aking ipisya, ito rin. Tinatanggalan ko rin ito ng mga tuyong-tuyong dahon. Tuyo, mga laya na dahon. Aside bala guys, na ang ilang nutrients makakadto sa mga buhi na dahon. So, makapa, syempre, ito katindo, blalantawon, ito kahawan sa ila. Wala sa mga laya-laya. Di ba pag na kuwaan ta sa mga laya nga dahon ang tanom ta do patindo sa ila do kahawan bala malinis tingnan Chine-check ko yan kung may mga tuyong dahon. Malaklak na siya kulay. Dito guys, oh, sinama ko na lahat ng aking black velvet. Ayan, tingnan nyo, masaya sila, sama-sama silang mag-family. Ito yung dahon. Tanggalin natin. Meron pa dun sa back. Malinis tingnan. Ito nga, kailangan ko na rin to i-trim yung aking ferns. Ito na yung aking pamira. Meron din ditong tuyo na dahon. Tanggalin natin. Yung aking green emerald sama-sama rin sila. Dito guys sa mesa dito ko nilalagay yung mga pinopropa ko na sa water. Ito ang lonima rin to. So, mayroon ako nito sa soil nandun sa kabilang side. Nasa soil naman siya, pero sila nilagay ko ngayon dito sa water. Nalagay ko ito sa loob ng bahay. Kasi pinapalit-palit ko lagay sa loob ng bahay, kaya dito ko muna pinapatong. Nag-a-adjust pa sila ng kanilang nag-a-adjust pa sila kay imbutan ko sa tubig. Paano? Kay imbukagid ba lang nila ang pots ni? So guys, thank you for watching. Sa susunod ulit na video, this is Cecil Mapanyeva once again, and welcome back sa channel ko, and thank you so much, and God bless everyone. Bye-bye.